Okay, so for today's video, I'm going to share 10 facts about me. Para naman makilala nyo pa ako ng very light. So yun, let's start. Fact number 1. My name is Carla Jean Camposedo. At yung pangalan ko yun ay binigay ng aking mama. Kasi po, ang gusto talaga ng tatay ko na maging name ko is Joyce Ann. Kasi crush niya daw si Joyce Jimenez. So, eto namang mama ko, hindi siya pumayag. Kasi gusto niya yung Carla. Kasi yun daw yung name ng unang batang inalagaan niya nung nag-work siya dito sa Pilipinas as babysitter. So, kaya yun yung pinangalan niya sa akin. Tapos, yung Jean, tatay ko na daw nagdugtong nun. Kasi hindi siya nanalo sa Joyce Ann. So, dinugtungan niya yung Carla ng Jean. Jean kasi mahilig siya sa Jean. So, yun. Number 2, my nickname. So, my nickname is Carlubang. Or pag tinatamad silang sabihin yung Carlubang, Ubang. Bakit Carlubang? Kasi nung bata pa ako, mahilig ako maglaro, manghuli ng sa lagubang, tsaka sa laginto. Kaya siguro ginawa nila yung name kong Carla ng Carlubang. Kasi nakakatuwa talaga maglaro ng sa lagubang. Tatali-talian mo siya sa leeg, tapos paliliparin mo siya, ganyan. Siguro isa sa inyo naka-experience na din maglaro ng sa lagubang before. So, number 3, birthplace. So, pinanganak po ako sa Bayudbu, Tuwi, Batangas, sa place po ng tatay ko. Sa bahay lang po ako inilabas ng aking nanay kasi nung panahon na yon uso pa yung mga hilot, komadrona, ganyan. Kaya sa bahay lang po ako ipinanganak. Number 6, dream job as a kid. So ako nung bata pa ako, gusto ko talaga maging pastry chef kasi natutuwa ako sa mga cake, ganyan. Parang ang cute-cute nilang tignan, parang nakaka-enjoy silang gawin. Yun. Eh kaso nung college ako, graduate ako ng high school, nung mga panahon na yun, medyo hirap talaga yung buhay. Kaya hindi ko siya na isakatuparan yung course ko na yun. Kasi may kamahalan din yun. Kaya, yun. Hindi ko siya nagawa. But anyway, okay lang din naman. Kasi yung mga naging work ko naman before is okay lang din naman. Ayun. Number 5. Favorite food. So ako, may hilig talaga akong kumain. Favorite food ko, gusto ko talaga yung sushi. Grabe. Mahilig din ako sa chocolates. Mahilig din ako sa pizza. Tsaka sa adobong toyo. Grabe, ang sarap. Tapos medyo maanghang. Oh. Number 6. Saan ako pinaglihi? Pinaglihi ako sa avocado. Doon ako pinaglihi ng mama ko. Number 7. Ako yung tipo ng tao na alam to ng mga super nakakakilala sa akin. Ako yung tipo ng tao na ang lakas kong tumawa. At kapag tumatawa ako, as in tawang-tawa ako, nanghahampas po ako talaga. Hindi ko alam, hindi ko makontrol yung mga kamay ko. Pero ganun talaga yung automatic na nangyayari. Talagang
may sarili siyang buhay, nang hahampas po talaga siya. Ayun. Number 8. Ako yung taong bully minsan. Mapang-asar. Pero yung pang-asar ko is part yun ng paglalambing ko. Pero ako din yung taong pikon. Alam mo, sabi nila na ang galing-galing mo mga asar, pero pag ikaw yung inasar, pikon ka. Sino yung mga ganyan din? Ay nako, ako asar talo ako lagi sa mama ko. Lagi niya ako sinasabihan ng ganyan. Number 9. Hindi ako marunong mag-makeup. True po yan. Hindi talaga ako marunong mag-makeup. Ang kaya ko lang gawin sa sarili ko is mag-mascara, mag-curl ng eyelashes, tsaka mag-lipstick. Yun lang po talaga. Iba kasi yung marunong ka talaga mag-makeup, sana may nilalagay ka lang sa face mo. Ako, twice pa lang yata ako na makeupan ng makeup artist talaga. Kaya super hanga ako sa mga babae na ang galing-galing nila mag-makeup sa sarili nila. As in, hindi na nila kailangan ng mga makeup artist or magpa-makeup sa mga kaibigan, ganyan. Hindi ko nga magawa ng maayos yung kilay ko. Minsan pag nagbablashon ako, hindi rin pantay, ganun. Kaya kung marunong lang talaga akong mag-makeup sa sarili ko, baka nakagawa na ako ng mga makeup tutorial. Kaya yun. So, number 10. Oh my God. Hindi ako marunong lumangoy. Ako yung taong lumaki sa tabing ilog. Pero hindi ako natutong maglangoy. Hindi talaga. Ang hilig-hilig kong maligo sa dagat, tapos yun nga sa ilog, yung mga pinsan ko, ang gagaling nilang lumangoy. Ako talaga, hindi talaga ako marunong. Alam mo yun, tinatry ko naman, pero hindi talaga ako matuto. So yun, ang bilis natin natapos. Yun yung mga katangian ko or tungkol sa akin na gusto kong i-share sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa video natin today. Pero anyway guys, gusto ko palang i-share sa inyo. Yung last video ko, last upload ko, yung 25 quarantine content ideas na upload ko. Super na-disappoint ako kasi ang labo pala nyo. Sorry sa mga nakapanood na baka hindi na rin nila tinapos kasi nga ang labo niya. Kasi kung napansin niyo sa ibang part ako ng bahay namin nag-shoot. Wow. Akala mo naman ang laki-laki ng bahay. Ayun, hindi ko napansin na medyo madilim pala doon. Although, binuksan ko naman yung ilaw, pero iba pa rin pala pag nandito ako sa loob ng kwarto. Iba pa rin yung liwanag. Kaya, ang labo niya, gusto ko nga sana siyang i-erase. Kaso lang, nung in-upload ko siya, meron ka agad nakapanood. Kaya, parang sabi ko, wag na lang. Kaya, yun, medyo nang hinayang din ako. Pero, ganun talaga, trial and error naman kasi yan. Kaya, yun, so sana ngayon, maging okay tong video ko ngayon kasi nakahanap na ako ng magandang pwesto. Sana hindi na malabo. Sana okay na para okay na sa mga manonood. Kasi ako, trinay ko din siya panoorin. Kasi ganoon naman talaga. Papanoorin mo rin yung video mo. Kung ano yung kabuuan. Yan. Kaya nadismaya talaga ako ang labo niya. Si Paul din, sabi din niya ang labo daw. Kaya ayun, sana talaga okay na tong video ko ngayon. So ayun guys, sana po okay lang kayong lahat, paulit-ulit po ako. Kasi talaga po yung panahon po natin ngayon ay medyo nakakasuko din talaga.
siguro yung mga taong nawalan talaga ng trabaho, talagang masasabi nila na nakakasuko tong panahon na to, grabe. Kaya minsan ayokong manood ng balita, ng news, kasi super, ang sakit sa puso minsan manood, lalo na nung napanood ko yung mga jeepney drivers na namamalimos sila para lang may maipangkain sila sa araw-araw, may maipantusto sa pamilya nila. Super akong nalulungkot. At yun din pala yung isang fact about me. Sobrang maawain ako. Alam niyo yung parang minsan sasabihin ko na lang sa sarili ko na sana mayaman ako para kahit papaano matulungan ko sila lahat. Alam niyo yung ganun. So yun guys, kung saan-saan na tayo napunta. Sana po nagustuhan niyo po itong video ko today. Nag-enjoy po kayo. At always keep safe, stay healthy, and God bless us all. See you on my next vlog. Bye!